Magandang araw po sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay ng Know the Truth. Ito po si Attorney Marwil Llaso sa ngalan po ni Father Abe Arganyosa. Sa pangalawang pagkakataon, makakasama po natin ang dating pastor ng Protestante na ngayon po ay isang magiting na tagapagtanggol, tagapagtaguyod ng pananampalatayang Katoliko, walang iba kundi ang ating minamahal na si Brother Noe Dora. Attorney Marwil, at sa ating mga taga-panood, magandang araw po sa inyong lahat. Batiin natin ang ating mga taga-panood sa Bisaya, sa Brother. Ang lahat ng mga taga-panood, no? Sa Bisaya, sa Mindanao, Cebu, maayong pagpakiguban sa ato akarong programa sa telebisyon, kay Tatay Dudong, Nanay Dayan, ang head servant at executive minister sa Uiso Vlog, na tumulong sa permission sa mga converted pastor sa aming mahal na Archbishop Jose Palma, Archbishop Emeritus Cardinal Vidal, at sa lahat na tagapanood, magandang araw po sa atin. Sa ating pong pagbabalik tanaw nung nakarang episode, kapanayan po natin si Brother Noe, at alam po natin na siya'y dating pastor na Protestante na nagtatag ng kanyang sariling grupo, at ngayon po siya bilang Katoliko ay nagtatagpo ng at namumuno, no, sa tinatawag nating converted pastors to the Catholic Church in the Philippines. Can you tell us once again about this group, Brother Noe? Itong grupo na ito nabuo with the mission and vision na ang mga converted, ang kanilang pinakaunang responsibility ay ang pagbigay ng testimony of conversion, mm-hmm, sa ating mga kapatid, sa mga Katoliko at sa mga hindi Katoliko. Ilan na ang miyembro sa ngayon itong samahang? Ngayon itong samahan na ito, with the help of the Oasis of Love Cebu, mm-hmm, na pinamunuan ni Tatay Dudong Linso at Nanay Dayan, ang gift ng Panginoon, umabot na kami ng 136 pastors. Wow, napakarami na po pala ng mga pastors ng iba-ibang denominasyon at reliyon na ngayon ay Katoliko na. At sa iba't ibang siyudad rin sa Pilipinas. Mm, very good. So, network na pala ito. Oh, network na. So, ang nangyari, attorney, at sa ating mga taga-panood, na sa in every diocese, siniguro namin na mayroon tayong malagay na magiging ang presensya ng mga convert pastor nandyan para magbigay ng kanilang mga testimony with the desire na ma-prevent yung conversion na nangyayari sa ating mga kapatid na mga Katoliko. Mm-hmm. Alam mo, Brother Noe, gusto ko lang malaman nung sinisimulan mo itong ministeryong ito, no, ng pag-aakay ng mga pastor na maging Katoliko. Ano yung mga karanasan mo? Na madali bang gawin ito o mahirap? Mahirap talaga, pero yung nakita ko yung Eucharist, na how powerful is the Eucharist, dahil hindi ako nag-approach ng mga sino man, pastor man o hindi, na mga kapatid natin hindi Katoliko, kung hindi ko sila na-lift up in the mass, mm-hmm, no? So, for conversion. So, ibig sabihin, kapag halimbawa merong isa kang pastor na gusto mong ma-engage into dialogue, ang una mong ginagawa ay nagsisimba ka at inaalay mo sa Panginoon. Sa Panginoon. In the Holy Eucharist. In the Holy Eucharist. Mm-hmm. Pagkatapos, i-pray mo na sila. Mm-hmm. How many weeks, how many months, kung ano talaga ang kagustuhan ng Panginoon. And then, sa prayer of the Holy Rosary, mag-pray ng Rosary for the intention of the conversion, and also in the chaplet of the Divine Mercy, na sana po yung compassion ng Panginoon, kaniyang pagmamahal, ay maintindihan nila bakit sila kailangang magbalik sa inang simbahan na ito ang simbahan Katoliko. Bigyan mo kami ng isang example, Brother Noe, ng isang typical na nagiging usapan. Ano ba yung mga challenges na binabato sa'yo kapag isang pastor halimbawa nilapitan mo at kinausap? Ano yung mga nangyayaring pag-uusap? Commonly, yung issue, attorney, at sa ating mga taga-panood, the main issue between Catholic and non-Catholic is the Blessed Virgin Mary. Mm-hmm. Dahil sa sarili ko, kung alalahanin ko yung sarili ko noon, ito rin ang pinaka-issue na distinction between sa mga umalis simbahang Katoliko, mm-hmm, at saka susunod yung iba't ibang mga doktrina. Mm-hmm. Pero yung si Mama Mary, pag si Mama Mary na ang usapan, galit rin talaga. Mm-hmm. So ako naman, ang palagi
na ulit-ulit na paano ko na natutunan ang pagmamahal sa ina ng ating tagapagligtas. Yun ang mga kausap ko, isir nila yung bait nila sa Katolikong simbahan. Disappointed sila sa mga pari o sino mang mga workers diyan sa ating simbahan, no, mga lay ministers o mga sino man, no, disappointed sila. So ako naman, yung sharing ko, sinishare ko yung paano ko natutunan ang pagmamahal sa ating mahal na Birhen Maria at sa ating inang simbahan, ang simbahang Katoliko. So sinishare ko sa kanila at saka hindi maiwasan na yung galit, attorney. Pero yun ang prayer ko sa Panginoon dahil iniwasan ko yung debate. O kung pwede, dialogue lang. So ang palagi kong maririnig yung galit against the Catholic Church. Yung mga lumabas sa Katolikong simbahan, grabe ang galit. Galit sa simbahang Katoliko, galit sa pari, galit sa obispo, galit sa santo, galit kay Mama Mary. Lahat na lang galit. Hatred. Parang makita ko na yung tinatawag na the litany of accusation against the Catholic Church. Lahat na mga mali, memorize namin yan. Pero yung mga tama, hindi namin sinali pag memorize. Yung mga mali, mali lahat, memorize. Pero yung nakita ko yun, yung ginawa ko yun as hearing, mas dumami pa rin ang nakaintindihan. Sabihan ko, Pastor, wag na lang tayo magdibatihan. Ang gawin ko na lang, yung na-share ko sa iyo, pag-aralan mo mabuti. Dahil ako naman, hindi ako nagiging Katoliko through debate. Ang ginawa ko, personal research sa history. Yung na-discover ko na Katoliko rin ang mayroong valid historical point. So, in that point na yung sinisir namin yung pagmamahal, hindi yung galit, dyan nakita ko yung mga matanda na mga pastor nag-open sa kanilang puso at ang dami na. Yung sa Facebook, makita natin kung saan ako mapunta, pinupost ko yung mga pastor na bumabalik na sa simbahan ko. May mga problema naman, mayroong mga pastor dyan na secretly pumapasok, no? Pero ako naman, nag-pray sa Panginoon na ma-discover ko yung early as possible dahil mayroon naman pumapasok na mayroong motive, no? I-underground ba ang ministry, ang grupo? Pero by the grace of God, mas maditik naman, no? Yung maditik namin, hindi namin binabastos, inaaway, gawa kami ng paraan at in a gentle way, maalis lang in a gentle way, hindi sa bangayan. So yung ministry naman, napakaseryoso, pero para sa akin, na-feel ko yung presence ni Mama Mary. Dahil pag yung galit ang mga pastor na kausap kay Mama Mary, pag sasagot ako, parang na-feel ko na ang sayang-saya ni Mama Mary. No? Na ako, na sinasagot ko yung mga bintang, na ama, ang mahal na Birhen Maria, maraming kasalanan, ganyan. So ako naman sasagot na, na sinagot ko yun ayon sa Biblia na ang mahal na Birhen Maria, really pleasing in the eyes of God. She is pleasing. She found favor in the eyes of the Lord. So, yun ang nakita ko na kung ang Panginoon ayon sa Luke chapter 1 verse 28 and chapter 30, verse 30 na ang mahal na Birhen Maria found favor in the eyes of the Lord. Bakit sa akin walang favor si Mama Mary? That's so true. Bakit sa aking mga members noon na mga born again, walang favor ang mahal na Birhen Maria? Bakit magre-react kami kaagad? Din doon naman ako natuwa. Bakit kung si Judas Iscariote ang pag-usapan, hindi kami nag-react? Walang galit. Walang galit. Pag si Mama Mary, galit kami kaagad. Pag si Judas Iscariote, okay lang. Silent kami. Parang nagdududa ako ba? Kung ano kami. Mayroon na bang kasabihan na the same feeder flock together? Birds of the same feather are the same bird. Dahil parang hindi namin ginawang issue si Judas Iscariote. Pero nakita ko sa iyong testimony, Brother Noe, yung naramdaman mo na galit na nanggagaling sa kanila, napaka-effective talaga na susuklian ito ng pag-ibig. At yung hindi totoo na binabanggit nila, ang panangga dito ay katotohanan. Yes, katotohanan. So, nakita ko yun na yung galit, kailangan ang counter, ang pinakamagandang counter yung pag-ibig. Amen. Dahil sa akin naman, yung na-realize ko noon na, bakit inaway ko ang mahal na Birhen Maria? Paragi ako nag-preaching. Memorize ko pa yung mga verses na mamahalin natin ang mga kaaway. Matthew chapter 5 verse 44, mamahalin natin ang mga kaaway. Ang mga santo at si Mama Mary hindi nangangaway, palagi naming inaaway. Parang galit kami.
galit ako sa sarili ko, no? Mm. Pati na yung papa ko, grabe talaga ang galit kay Mama Mire. Yung nagkausap kami sa papa ko pa, bakit ba kayo, grabe ang galit mo kay Mama Mire? Ano bang kasalanan na gawa mo kay nagawa ni Mama Mire sa iyo? Doon siya na-open yung mind niya. Oh, sabi ko sa kanya pa, para sa akin, hindi makumpleto yung pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo kung siniraan natin ang kredibilidad sa kanyang ina. Tama. Paano yun? Ang meaning sa inaawit nating I love you, Jesus. Ngunit hindi tayo gustong tumingin sa mukha sa kanyang ina. Tama. Oh. Kung ako naman si Jesus, paano makumpleto yung kaligayahan ko? Palagi akong palagi akong magsabi kay Jesus, I love you, Lord. Pero kahit na picture ni Mama Mary, hindi pwede na malagay sa bahay ko at sa kasimbahan ko. Mabuti pa ang picture ni Santa Claus, nakapasok pa. Ang picture ni Mama Mary, wala rin. So yun, attorney, ang realization ko, pati na ang aking papa na debater for 40 years, yun ang realization niya. Yun ang dahilan na sabi niya, alam mo, Anoy, yung for almost 2 years, palagi siyang galit, Nui, ganyan. Pero ngayon, yung na-realize niya, ang tawag niya parang nag-iba na, Nui, may lambing na. Totoo pala yung argument mo na, kung gusto mo na makumpleto ang kaligayahan ng ating Panginoon, isali natin sa pagmamahal ang kanina. Amen. Dahil pag mayroon kayong boyfriend, sabihan mo, Janice, I love you, Janice. Ibibigay ko ang buong buhay ko sa iyo. Pero, Janice, huwag mong papasukin yung ina mo sa bahay natin, ha? Dahil hindi ko gusto, magalit ako pagtingnan ko yung mukha sa ina mo. Paano yun masaya si Janet? Minamahal siya, pero yung ina niya, hindi naman sinali sa pagmamahal. Yun ang point na yung papa at saka mama po naintindihan nila at inaccept nila ang katotohanan. Ngayon, sila, itiwan itito na sila, pero masayang-masaya na ako dahil matanda sila ngayon na kaibigan na nila ang ina ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang ang Panginoon, pati na ang mga banal, mga saint, kaibigan na nila. Natakot ako noon, baka kunin sila sa Panginoon, inaway pa nila si Mama Mary. So, paano sila doon? Isolated sila sa langit. No? Wala sila kaibigan. Oh, parang yung sa anointing of the sick, sinabi diyan sa pari sa Catechism of the Catholic Church 1020 na mayroon pang portion sabi na may the Blessed Virgin Mary will come to meet you. And all the saint, angels in heaven. Yung naisip ko, yung sinunog namin ang imahe ng Mama Mary at saka yung imahe ng mga santo. Paano ba susundo si Mama Mary sa amin? Sa langit? Dahil parang nasaktan si Mama Mary. Picture pa lang niya, galit na kami. Paano na pag-actual na? Personal na. So yun ang point na parang na-touch yung puso sa aking papa at saka ina. They decided to be baptized and to be confirmed in the Catholic Church. Ngayon, kaibigan na namin si Mama Mary, kaibigan na masaya kami. Noon, masarap ang pagkain, inaway namin ang ina ng Panginoon, parang wala kaming peace of mind. Ngayon, kahit na mayroong makahirapan, tanim-tanim lang ng mga dyan, gulay, pangan, pero masaya na dahil kasama na namin ang ina sa ating tagapagpas. So, ibig sabihin talaga dito, Brother Noe, na buo ang pamilya ng Diyos. Ano? Meron na tayong ama, meron tayong kapatid, yes, at meron tayong ina. Yes. Walang iba kundi ang ina mismo ng ating Panginoong Jesus. Maliban doon sa issue tungkol sa mahal na Birheng Maria, at alam naman natin na isa yan sa pinakamalaking balakid sa mga nagko-convert. Ano pa yung mga napuna mo noon sa yung pakikipagpanaya mo sa kanila, sa pakikipag-usap mo, na naging issue na madalas pag-usapan maliban sa ating mahal na Birheng Maria? Attorney at saka ating tagapanood, yung pangungurus. Mm-hmm. Ang pinakamahirap namin gawin, ito ang pangungurus. Mm-hmm. Yung sign of the cross, yes. First 3 months to 4 months, yung ina ko, mahirapan pa rin mangungurus. Pag nangungurus na kaming lahat, bago kami kumain, tiningnan ko yung ina ko. Pag sabi namin, in the name of the Father, yung ina ko naman, na umaksyo naman. Pero ganyan sa kanya, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lahat na. Amen, oh. Sa mukha. Hindi, kasi hindi nakasanayan. Kasi oh, hindi kayo nakasanayan, ay pamilyang protestante from the very beginning. Oh. Then, yung ano na ko, ma, hindi yun eh. Dahil yung, ma-remember niya yung mga sinabi sa
mga ninuno namin, mga Protestante na yung pangungurus, ang ibig sabihin, ipapako mo ulit si Kristo sa cross. So, dahil noon, yung pinako si Kristo sa cross, wala pang microphone. So, dahil wala pang microphone, hindi narinig ni Pilato yung sigaw nila. So, anong ginawa? Buti na lang, mayroong nakasuggest, i-action na lang natin. So, in-action nila. Crucify him. Ipako sa cross. Oh, so, yun, ma-remember ng mama ko. So, ngayon, sabi ko, yun parang pangungurus is our Christian identification. You will be identified where you belong when you trace over your body the unchanging and eternal symbol of our salvation, the cross of our Lord Jesus Christ, as what 1 Corinthians 1:18 says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So, yung nakita ko yun na Christian identification, you will be identified where you belong. So, yung kasama kong pastor naman na bagong na-convert, isang Pentecostal na Juanes sa April sa mga del Sur, bawal sa kanila maglagay ng cross sa libingan. Oh. So, ngayon, namatay yung ina niya, yung si Pastor Rudy sa Bukidnon, doon namin inassign, hindi siya nakapunta, pumunta na lang siya sa libingan. Eh, walang cross, walang ala nakasulat. So, pagpunta niya doon, yung tinuro sa kaniyang pamangkin na doon daw, doon, punta siya. Umiyak siya kaagad. Yung portero, mga 30 minutes siyang iyak-iyakan, lumapit, sabi niya, Pastor, hindi yun ang libingan ng mama mo. Doon, oh. So, sabi niya, Ma, patawarin mo na ako dahil wala na rin akong luha, naubos na. So, napakaganda. Kung mayroong sign, kung cross, diyan nakasulat ang name sa namatay, at dyan makita mo, yun ang ina mo. So ang resulta, dahil bawal sa kanila ang cross, no, umiyak siya sa libingan, na hindi naman ang libingan sa kanyang ina. Correct. So, napaka-importante, yun palang cross is Christian identification. And ma-identify tayo through our action where we belong. So, ako, yung pinakamahirap na mangungurus ngayon, natutunan ko ng pangungurus dahil I remember the center of our faith, the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the cross being the symbol of our salvation. At kanina nga, yung kinikwento mo, Brother Noe, na sinasabi pala sa mga grupo ng Protestante na yun yung ginawa nung pinapako si Kristo na nagtatanda ng krus yung mga tao, crucify him. Eh wala po tayong mababasa sa Bibliyang ganun, no, eh, pero, na merong pantumay o merong action na ginawa yung mga Hudyo na para ipapako si Kristo, eh nag-aantanda sila, eh lalabas dito na bagamat sinasabi nila na Bible alone, eh nangangaral sila ng mga bagay-bagay na hindi naman mababasa sa talataan ng banal na kasulatan. Attorney, alam mo anong ginawa ko noon? Pag nagsabi ako ng ganyan, kahit nawala sa Bible, palagi kong hinawakan ang Bible para mayroong confidence sa listeners na parang ang sinabi ko nandiyan sa Bible. Pero wala sa Biblia. Kahit na yung sinabi naming personal savior, wala yun sa Biblia eh. Tama. Oh. Oh, pero dahil hinawakan namin ang Biblia, parang nandiyan sa Biblia. Oh, yun naman, mayroong, yung tumatawa kami noon, yung si pinipreet sa Katoliko, nandiyan sa Biblia. Pero dahil walang hawak na Biblia, akala wala sa Biblia. Oh, dahil hindi hinawakan ang Biblia habang nag-preach. So parang hindi ka panipaniwala. Kami naman, kahit na wala sa Biblia, palagi namin hinawakan ang Biblia, nakatingin dito sa Biblia, parang nandiyan sa Biblia ang sinabi namin. So, yun ngayon ang mga tulad sa akin na mga false preacher noon, no? Na para namang palagi namin hinawakan sa ang Biblia, pero sa totoo, wala sa Biblia ang itinuturo. Kagaya na para maging alagad ni Kristo, tanggapin mo si Kristo bilang personal Lord and Savior, wala ka namang pinabanggit ganun sa Biblia. In fact, ang sabi dito sa Mateo 28:19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi dito sinabing gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, patanggapin ninyo si Kristo bilang personal Lord and Savior. Wala hong ganun. Ang sabi, bautismuhan. Oh, yung naintindihan ko, Tony, sa ating mga tagapanood, Jesus is universal Savior. Para siya sa lahat, hindi siya para sa isa lang tao. Diyan naman nagsimula yung parang ano namin na doktrina na kami lang ang maligtas. Kaya personal. Correct. Eh. Oo, personal. Oo. Oo, individual. Individual. Kami lang ang maligtas. Sila hindi. Dahil personal eh. Oo. So dahil sa ganiyang ano doktrina,
ang dami ngayong mga grupo na naniwala kami lang ang maligtas. Mm. Pero ang ganda naman sa Simbahang Katoliko, lalo na sa devotion sa Divine Mercy, yung nagsabi diyan na, have mercy on us. Ano the whole world? I love the whole world. Sa lahat ng mga tao, sa lahat ng bansa. Mm. Ibig sabihin, yung kanyang, yung mercy ng Panginoon, hinihingi para sa lahat. Hindi para sa isang grupo. Mm. No? Hindi para sa isang organisasyon, kundi para sa lahat. At nakalimutan nila na ang kaligtasan ay para sa komunidad, no? Sa isang bayan, no? Ang bayan ng Diyos, kagaya ng Israel nung lumang tipan. You will not be saved alone, but you will be saved with others. Mm-hmm. At napakasagwa naman na aakyat ka sa langit pag tinanong ka ng Panginoon, asan ang kasama mo? Sino mga kasama mong iniligtas? Tapos mag-isa ka lang. Eh mas maganda na kung maliligtas ka, mag-akay ka ng mas maraming maliligtas. Hindi lamang personal. Oh. Because Jesus is the universal Savior. He is the Savior of us all. Then ngayon, attorney, at sa ating tagapanood, ako isa lang Katoliko. Pero pag tiningnan ko yung puso ko, pinipray ko talaga ang lahat ng mga pastors na kahit na hindi sila sa Katoliko, sana matanggap nilang kaligtasan. Mm. I'm still That's praying true. For the salvation. I'm not asking the Lord na Condemned. Hindi sila Katoliko, Lord, hindi nila pwede pumasok sa langit. Even in my heart until now, still begging the Lord's mercy for the salvation of all. In fact, we are even praying doon sa mga hindi Katoliko na sila ay maligtas, even for the souls in purgatory, especially those who most need of your mercy. Yung mga walang nagdadasal, karamihan doon ay mga Protestante yun, dahil hindi sila naniniwala sa dasal sa patay, kasama pa rin sila sa ating mga panalangin. Yun ang doktrina namin na wala na kaming anointing of the sick. Dahil bakit mag-anointing of the sick pa na naniwala na ligtas na yun? So ang nangyari sa karamihan sa mga members namin, attorney, at sa ating tagapanood, mamamatay sila na walang sacrament anointing of the sick. So, ang nangyari, namatay sila, sulup light. Sulup light, hindi na magpunta ang pastor. Pero sa Katolikong simbahan, sa normal na pagkamatay, tinatawag yung pari para mag-anuin. I-surrender, ibigay, pabalik sa pabalik sa Panginoon yung may yung at the point of death. So, sa amin naman, ang nangyari, walang anointing of the sick. Kami naman mga pastor, pag malapit na mamatay, ako sa noon, yung I was a pastor, pag malapit na mamatay ang isang member ko, tiningnan ko na lang, ganyan-ganyan. Ako naman tingin na lang dahil sabi ko, mali yung sacrament anointing of the sick. Dahil sa kamalian, ang nangyari sa mga members ko noon, namamatay sa ulo plahe. So, ang advice ko naman, mga kaibigan nating mga Katoliko, mga kapatid, huwag kayong basta-basta lumipat sa ibang mga born again churches, religion. Baka gusto mo mamatay solo flight. Dito sa Katolikong simbahan, napakaganda eh. At the last point of our life, at the moment of our we are dying, the servant of the Lord, the priest, will stand at our side and speak to us the words of assurance and absolution. At dito natin mga minahal, makikita na ang Simbahang Katoliko ay kasama natin sa ating paglalakbay mula umpisa hanggang wakas. Lalo-lalo na dun sa panahon na mas lalo tayong nangangailangan ng pagkalinga, pag-aruga ng isang ina. Dahil ang simbahan ay isang ina, our Holy Mother, the Church. At yung sinasabi po ng mga ibang sekta ng relihiyon na sila'y ligtas na, hindi na kailangan ng anointing of the sick, taliwaso ito sa Biblia sapagkat si Santiago Apostol, isang apostol ni Kristo na ligtas dahil siya isang apostol, ay nangaral ng ganito. Sa Kapitulo 5, ang versikulo 14 hanggang 15 ng Santiago, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahira nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Amen. At ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipapatawad sa kanya. Ang ginamit dito sa Tagalog ay matanda. Amen. Sa English, elder. Sa Douay Rheims Version, priest. Sapagkat yung word na elder, presbyteros sa Greek, na siyang pinanggalingan ng salitang priest. At ang sabi dito, maliligtas at patatawarin ng kasalanan. Amen.
Doon po pala sa inyo, Brother Noe, titingnan na lang. Titingnan na lang, no? Dahil ang turo namin, malik yung Sacrament of the Anointing of the Sick. So ang ganda, yung natutuhanan ko yun, Attorney Marwell, at sa ating tagapanood, ang kagandahan sa simbahang Katoliko, iniwan ko lahat, and nagpabiniyag at tinanggap ko ang confirmation. Ngayon, I'm still praying sa aking mga kaibigan na sana maintindihan nila ang katotohanan. At sa wakas ng mga araw, uuwi sila sa inang simbahan. Walang iba ang simbahang Katoliko. Napakaganda po ng testimonya ni Pastor na ngayon ay Brother Noe Dora. Ano po ang magiging panghuling mensahe mo sa ating mga tagapanood? Alam ko na inspired sila sapagkat ang lagi nating napapanood o nababasa ang mga Katolikong lumalabas sa simbahang Katoliko. Pero ang hindi alam ng karamihan, maraming mga hindi Katoliko na nagiging Katoliko na sa ngayon. At karamihan dyan ay hindi basta-bastang Protestante, kundi mga pastor ng kanilang relihiyon. Ang huling mensahe ko po, na tayong mga Catholic workers ay susundin natin ang sinabi ng sinulat ni Judas, sabi ng 23, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan pati ng dami na nadungisan ng laman. So, ang ating ministry na yung mga gusto nang lumipat, tayong mga workers sa simbahang Katoliko na intindihan natin ano kahalaga ang inang simbahan, akayin natin sila pabalik sa inang simbahan. Yung sabi ng Ezekiel chapter 3 verse 18 na tapos mo masabihan ng isang tao na mali yung ginawa niya, pag hindi siya nakikinig, hindi na kayo mananagot sa kanya. So itong ministry natin sa converted pastors of the Philippines, ito ang ating ministry ngayon na isabi natin anong totoo. Pag hindi sila makikinig, at least nasabi natin ang totoo, ang halaga sa pagbalik sa inang simbahan. Ito lang, Attorney Marwell, at sa ating tagapanood, maraming salamat po sa panahon sa inyong pakikinig. Sana po ang Panginoon magpatuloy sa pagbigay ng biyaya sa ating simbahan at sa Community of Converted Pastors in the Philippines. At napakaganda po ng pagpapatotoo ng ating kapatid na Noe Dora na talaga naman yan po ay nagsasalamin sa salita ng Diyos na binabanggit sa 2 Timoteo Kapitulo 2, ang versikulo ay 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ito po si Attorney Marwin Yasos na nagsasabing alamin po natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin.